Hi guys, isa ka rin ba sa mga gumagamit ng MS Office natin na walang license key? Or kung may license key man, hindi makapag-sign in kasi ang laptop na gamit ay Windows 7 OS. Bibigyan kita ng tip, as in isang tip lang kung paano magagamit ito nang hindi kailangan ng license key, hindi mo na kailangan mag-login, pero magagamit mo na ito ng pang-araw-araw. Kapag nakita natin itong screen natin, mapapansin ninyo, it's a unlicensed product. Kasi, noong unang ininstall ito, free trial lang yung pinaka-app natin, and then nagagamit natin bawat mga features. But it so happened na nag-lapse na yung trial, and then hindi rin makapag-sign in. Papakita ko sa inyo kung bakit hindi makapag-sign in yan. Ito lang Actually, may account ako pero hindi talaga ako makapag-sign in sa part na to kasi gumagamit ako ng Windows 7. And then, nag-check ako dun sa Microsoft.com. Nakalagay dun na possible nga na merong na hindi magagamit nito pag Windows 7. So, kailangan mag-upgrade into Windows 10. Just in case na gumagamit ka pa rin ng Windows 7 at parehas tayo ng problema, ito talaga yung pinaka-tip na pwede kong ibigay sa'yo. As in, isang tip lang para magamit mo ito ng pangmatagalan. Close natin to, and then puntahan lang natin yung pinaka-screen natin sa laptop dito sa baba, and then click tayo dito sa may time and date, and then adjust lang natin yung pinaka-date natin. The date today is August 22, 2020. Now, since nag-lapse na yung trial version natin ng MS Office, mag-a-adjust tayo pabalik. So for example, lagay natin August 2 and click OK. Yan. Tandaan natin, ibinalik lang natin yung pinaka-date natin. Kasi ang pinaka-purpose natin dito, para magamit natin pansamantala o pansamantagal itong MS Office. Since nag-backward na tayo ng date, close natin itong app, dapat may mabago dyan. Then restart tayo ng MS Office app natin. Kapag nag-restart tayo, dapat may mababago dito. Mawawala yung unlicensed. So mapansin ninyo, nawala. And then, click tayo ng blank. Then, double check natin yung mga features kung bumalik siya. So, pag tinignan natin, yan, nandito na ulit yung mga features natin. So, pwede ka na mag-type ulit, and then pwede ka nang mag-adjust ng mga fonts, and then transitions, yan, nakalagay na lahat, designs, then even recording, magagawa na natin lahat. So, yan lang guys. Yan lang yung pinaka-simple hack na pwede natin gawin para sa ating MS Office para magamit natin ito ng pansamantagal. Thank you and goodbye.